ampon na anak ng aswang. Kanole Horror Story. Si Jenner ay naninirahan sa bahay ng mag-asawang Ismael at Banji. Maliit pa lamang noon si Jenner ay napulot na ito ni Ismael at Banji sa gitna ng kagubatan habang napakalakas ng ulan. Nanggaling kasi noon ang mag-asawa sa loob ng gubat upang dalawin ang kanilang umang na bayawak para sa hapunan. Maraming hindi natutuwa sa binatang si Jenner. Mahilig kasi itong magkalat ng maling balita, katulad na lamang ng taong nabuntis ng kanyang kapitbahay. Jenner, halika nga rito. Bakit huwi tayo? Anong bakit? Kahapon lang, galing dito si matandang Sinayda. Galit na galit siya. Bakit ba? Ano ba kasing problema ron? Ang problema ikaw, Jenner. Bakit? Nagkakalat ka ng mga ganong salita. Hindi ka naman namin pinalaki ng ganyan. Palibhasa, napulot ka lang namin sa gubat. Anong sabi mo, Itay? Wala. Pumasok ka na ron. Kumain ka na. Baka nagugutom ka na sa pakikipagchismisan mo. Nang marinig ni Jenner ang sinasabi ni Ismael, para bang nagdamdam ito nang malaman niyang napulot lang daw siya noong araw. Habang kumakain ito, tumutulo ang kanyang mga luha, kasabay naman noon ang pagbubunganga ni Ismael. Palayasin mo na nga yung bata na yan dito, Banji. Masyado ng perwisyo. Hayaan mo na. Anong hayaan? Baka naman kasi kinukonsinti mo yung batang yan. Ay, Banji, kapag ako hindi nakapagpigil at may nakarating pa sa aking balita na yung ampon mong si Jenner ay nagkakalat ng hindi magandang salita, tatamaan na sa akin yan. Isasako ko na damit niyan at palalayasin ko rito sa pamamahay ko. Karapatan kong gawin yan, Banji. Ay, nako. Sige, kakausapin ko na lang yung anak mo. Anong anak mo? Hindi ko anak si Jenner. At hindi mo rin anak. Sige, sige. Nilapitan ni Banji si Jenner habang kumakain at tumutulo ang mga luha. Jenner, anak, ayos ka lang ba? Ayos lang ho ako. Huwag niyo akong itindihin. Oh, ba't ka nagagalit? Okay, tamo. Galit pa yung batang yan. Walang utang na loob. Siguro, kaya ganyan ang ugali niyan dahil sumasalamin niyan sa pangalan niya. Anong sabi mo? Ang sabi ko, kaya ganyan ang ugali ng batang yan dahil sumasalamin yan sa pangit na pangalan niya. Porke ba, Jenner, ganyan ang ugali? Eh, siguro! Siguro nga! Bakit ba kasi, Jenner, ang pinangalan mo sa bata na yan? Tumahimik ka na nga dyan, Ismael. Ayoko makita yan, ha. Alis ako. Saan ka na naman pupunta? Basta, doon lang. Naglakad-lakad si Ismael. Nagtungo siya sa tindahan ni matandang Sinayda upang bumili ng maiinom na alak dahil bad trip siya nung gabing yon. Pabili nga ho. O ano, Ismael, napagsabihan mo na ba yung batang yon? Pasensya na ho kayo. Pasensya. Hindi maganda ang ugali ng batang Jenner. Alam mo, hindi naman siya. Sinasabihan kita ng masama ano? Eh total, matagal ko naman nang alam na ang batang yon ay napulot mo lang sa gubat. Bakit hindi mo papalayasin yung Jenner? Gusto ko na nga hong palayasin eh. Problema yung asawa ko nakikialam. Matandang Sinayda, hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Basta antayin ko na lang na palayasin ni Banji yung Jenner na yan. Walang kwenta. Wala na ngang silver rito sa bahay. Tapos, sakit pa ng ulo ang ibinibigay sa akin. Ay, nako.
Ishmael. Palayasin mo na yan. Sige ho. Pag-uwi noon ni Ishmael, medyo nakainom na ito. Nakita niya si Hener na kasalukuyang nagduduyan sa harapan ng kanilang bahay. Halika nga rito. Tatay, bakit ho? Anong tatay? Huwag mo kong tatawaging tatay Hener, ha? Tandaan mo, hindi kita anak. Halika rito. Tatay, nasasaktan ho ako. Hindi nga kita anak. Kinalagkad ni Ishmael si Hener at ipinasok sa kwarto. Inutusan niya ang bata na mag-empake. Oh, Ishmael, anong ginagawa mo kay Hener? Pinag-iimpake ko. Lumayas na siya rito. Oh, yan, sako. Isako mo mga damit mo. Lumayas ka na rito at hanapin mo ang tunay mong mga magulang. Sige ho. Eh, kung yun po ang magbibigay ng kaligayahan sa inyo eh. Gagawin ko ho. Aba, sumasagot ka pa, Hener, ha? Dinagukan ni Ishmael ang anak-anakan niyang si Hener. Pagkatapos nun, lumabas na ang bata habang umiiyak. Huwag ka nang babalik dito, Hener. Sumasalamin sa pangalan mo yung pangit na ugali mo. Uwi ka pa noon ni Ishmael. Mabuti naman. Ayoko ng sakit sa ulo. Habang naglalakad si Hener, naisipan niyang puntahan ang bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Papalikulang kasi ang bahay noon. Pagpunta niya roon, inabutan niyang yung kaibigan niya ay masarap ang kain. Pare! Pare! Oh, ikaw pala, gabi na. Anong ginagawa mo rito, pare? Pare, pwede bang tumuloy? Sarado na yung gate. Umuwi ka na. Pare, importante lang. Ano ba kasi yun? Pinapasok naman si Hener ng kanyang tapat na kaibigan. Nakita ng kaibigan niya na merong dalang sako si Hener. Ano ba tong mga dala mo? Ha? Sako to ah. Eh, pare, nakakahiyamang sabihin pero pwede bang dito mo na ako matulog? Eh, hindi pwede. Pare naman, eh di ba magkaibigan tayo? Oo, magkaibigan tayo sa lahat ng bagay. Pero hindi sa pagpapatulog sa bahay. Tandaan mo paring Hener, hindi ko to bahay. Sa mga magulang ko to. Pero pare, wala na ako mapuntahan. Pare, alam mo naman na nung napaaway ka, hindi kita hinayaan na mabugbog. O ano pa? Sige, sumbat mo lahat ng gusto mo. Sige pa. Pero kahit na isumbat mo ang lahat ng yan, Hener, hindi pa rin kita patutulugin sa bahay. Dahil ayaw na ayaw ng nanay at tatay ko na magpatulog dito ng ibang tao. Tandaan mo, mag-e-election na. Baka mamaya eh ratrating kami rito. Madamay ka pa. Tila ba napahiya si Hener sa matalik niyang kaibigan? Dahilan kung bakit lumabas ito. Sama ng ugali nun. Kala ko pa naman tunay na kaibigan. Kumakain, di man lang ako inalok. Masamang masama na noon ang loob ni Hener. Ganun pa man, hindi siya tumigil sa paglalakbay ng gabing yon. Hanggang sa nang makakita siya ng isang maayos na puno, nasa palagay niya ay pwede siyang matulog. Nilatag niya yung sako at inunanan yung mga damit niya. Bandang alas 4 ng madaling araw, bigla na lamang nagising si Hener dahil mga may maiingay na maliliit na tinig na nakakubabaw sa kanya. Sige, sige! Patayin na natin yan! Wika ng maliit na tinig. Ano ba? Magsigsialis nga kayo dyan! Sigaw naman noon ni Hener. Nang mapabangon siya, wala siyang nakita na kung ano na nakakubabaw sa kanya. Hanggang sa naisip na lang ng batang si Hener na hindi kaya nananaginip lang siya.
Tinignan niya ang kanyang sarili. Napakaraming kagat ng lamok. Nang sinubukan niya muling matulog, hindi na siya makatulog dahil kanyang nararamdaman yung mga kagat ng lamok. Bago sumikat ang araw, merong dumaan na nagpapandesal. Tinangka itong hold upin ni Hiner dahil wala siyang kapera-pera at wala siyang pagkain pa nung gabing yon. Hold up to! Uwi ka niya. Pero nagkamali siya ng hinold up dahil yung lalaking nagtitinda ng pandesal ay mas malaki ang katawan sa kanya. Ganito kasi ang itsura ni Hiner. Mga nasa 5'5 ang height. Tapos payat na lalaki na medyo sungad ang pagmumuka. Bulol pa nga kung magsalita. Hold up to! Sabi na naman ni Hiner. Maya-maya pa, akmang ilalabas na ng tagatinda ng pandesal yung kanyang pera na nagmumula sa box, pero nagulat siya dahil panaksak pala ang bubunutin noon. Agad na inundayan ng magpapandesal si Hiner. Mabuti na lang at nakalihis pa ito. Nagtatakbo ang bata nang dahil sa takot. Naisip niyang mukhang mali yata yung ginawa niya. Pumasok siya sa loob ng kagubatan upang hindi siya masundan ng magpapandesal. Pero kahit na nasa loob na siya noon, naririnig niya pa yung tumutunog. Ba't sinusundan pa ako noon? Langyang magpapandesal yun. Uwi ka ni Hiner. Kung kayo ay pamilyar sa ginagamit ng magpapandesal tuwing madaling araw, yon yung tunog noon na nadidinig niya na nagbibigay ng matinding takot sa kanya. Nang makatawid na si Hiner sa maliit na sapa, dito ay hindi na siya sinundan ng magpapandesal. Pero nang lingunin niya yung kabila, nakita niyang yung magpapandesal ay para bang nag-iba ang anyo. Nakasuot kasi ito ng malapad na sombrero na ginagamit sa bukid. Tapos nakita niyang maitim ang mukha noon. Huwag ka nang babalik dito. Imbis na nagbabagong buhay ako, baka mamatay ka. Uwi ka ng nagpapandesal. Dali-dali namang tumakbo noon si Hiner at natagpuan niya yung mga taong namimitas ng gulay. Pwede ho bang humingi ng tulong? Pagmamakaawan niya sa mga tao. Bakit? May problema ka ba iho? Eh may humahabol po sa akin eh. Sino? Yung nagpapandesal. Ah, yung nagpapandesal. Alam mo ba ang kwento rito? Na yung mga nagpapandesal dito ay madalas nang nahuhold up. Ibig sabihin hold upper ka. Hindi ho. Anong hindi? Nang dahil sa sinabi ng lalaking nagpipitas ng gulay, kinuyog pa si Hiner ng mga tao. Bugbog sarado tuloy ang binata, tapos dinala sa barangay. Wala namang kasing naging complainant dahilan kung bakit pinalaya din si Hiner ng araw na yon, ni hindi man lang siya ginamot. At sinasabi pa ng mga taong bumugbog sa kanya, dapat nga ay tuluyan na siyang makulong dahil masama ang ugali ng batang yon. Ayon pa sa isang taga-barangay, nang malaman niya ang pangalan nito na Hiner ay tila ba nagalit pa siya. Dahil ang mga taong may pangalan daw na Hiner ay talaga namang masama ang ugali, inggitero pa raw, tapos chismoso. Bakit ganon? Sumpa ba ang pangalan na Hiner? Bakit galit na galit sa akin yung mga tao? Habang sinasabi yun ni Hiner, kasalukuyan siyang naglalakad at hindi niya napansin na mababangga niya pala yung lalaking nagtutulak-tulak ng kariton. Ay! Hindi ka ba tumitingin? Ikaw nga itong may kasalanan eh. Aba, tampalasan ng batang ito. Ay bata, tandaan mo, nandito ka sa baryo ko. Huwag mo kong sinasabihin ng ganyan. Anong pangalan mo? Hiner, bakit? Ah, Hiner ha? Alam mo bang galit ako sa pangalang Hiner?
Teka, bakit ba nadamay na naman ang pangalan ko? Akala noon ni Hiner ay kakayanin niya ang matandang yon. Pero nagkamali siya. Kahit na ito ay nagtutulak lang ng kariton, kaya pa nitong bumuhat ng laman ng kanyang kariton at agad na hinampas kay Hiner. Kawawa na naman ng inabot ng bata dahil nadagdagan na naman ang kanyang sugat. Isang gabi, halos naiiyak na si Hiner sa kanyang sitwasyon. Nag-a-apply kasi siya ng trabaho pero walang tumatanggap sa kanya. Sino ba naman ang tatanggap sa taong yun? Bukod sa madungis, wala pa siyang pinag-aralan. Hindi ka namin matatanggap dito, bata. Teka lang ho, sir. Kahit ho sana taga-gawa lang ng pandesal. Oo, kaya naman ay taga-deliver. Pag sinabing hindi, hindi pwede. Naiintindihan mo yun? Bukod sa sungad na yung mukha mo, Hiner. Hiner din daw ang pangalan nang humuhold up sa aking mga tagapagtinda. Kaya kung ako sa iyo, Hiner, umalis ka na lang dito dahil wala kang mapapala at hindi dapat na pagkatiwalaan yung klase ng mukha mo. Sa mga nangyari na yon kay Hiner, naiisip niyang mukhang sumpa yata ang pangalan niya. Ganun pa man, hindi niya naiisip ang mga kasalanan na ginawa niya. Isipin mo ba naman, tila ba karma na ang nangyari sa kanya? Kasi yung mga tao sa kanila ay nagagalit dahil nga mahilig itong magkalat ng maling chismis. Isang araw, napadpad na si Hiner sa malayong kabihasnan. Unang tingin niya sa lugar na yon, para bang nakakatakot. Kasi kung titignan mo mga lumang bahay at mga kubo ang naroroon, tapos papataas pa, maging yung mga kalsada ay papataas. Naisip nga niya na kung magmamaneho siya ng truck, malamang na hindi niya mapapaahon doon yon. Pagpasok niya pa lang sa liblib na baryo, napansin niyang merong mga taong sumisilip sa bintana. Naisip pa niyang mukha siyang artista sa mata ng mga tao ron. Artista ho ako! Pabirong wika pa ni Hiner. Maya-maya pa, nakakita siya ng tindahan. Wala siyang pera pero makapal ang mukha ni Hiner na kumatok sa tindahan para magsabing, "Mamamalimos po! Pwede ho bang mamalimos?" "Palimos ba ka mo?" "Oho, lola. Hindi pa ho ako kumakain." "Ah, sige. Diyan ka lang." Sa unang pagkakataon ay merong naawa kay Hiner. Binigyan siya ng isang platong kanin, isang pichel na tubig, tapos dalawang tipak ng karne. "Ano bang nangyari sa iyo, bata?" "Pinalayas ho ako ng Tatay Ismail ko eh." "Ah, tapos? Kung san-san ho ako napadpad? Kaya naman pala ganyan ang itsura mo." "Oho." "Saan ka pupunta niyan na?" "Hindi ko nga po alam eh." "Nako, iho. Hindi mo alam ha? Mukhang nagkamali ka ng pinuntahan." Ano ho bang ibig niyong sabihin, lola?" "Ang lugar na ito ay hindi pwedeng magpaabot ng gabi ang kung sino mang dayuhan." "Ha? Bakit po?" "Ay nako, nakakaawa ka naman." "Lola, ano ho bang ibig niyo sabihin?" "Wala. O sige, ganito. Patutuloyin muna kita rito dahil hapon na. Pero bukas ng maga, umalis ka." "Ano ho bang problema?" "Basta. Apo, ano ho yun, lola?" "Linisin mo nga yung isang kwartong hindi na nagagamit. At patutulogin natin ang batang si... Ano ang pangalan mo?" "Hiner po, Hiner." "Nako po. Sige. Kahit na mahirap ng pagkatiwalaan yung pangit mong muka, sige, patutulogin kita rito, Hiner." Pinakain nga noon si Hiner at binigyan ng tulugan. Pero hindi niya nagustuhan yung sinasabi ng matandang mapamintas. Sa gabing yun, halos hindi siya makatulog. Maya-maya pa, naramdaman niyang
may gumagapang sa bubong. Ano kaya yon? Umaangil ah! Maya-maya pa, nakita niyang yung bubong ay unti-unting humahawi. Gawa lang kasi sa mga kugon, yung bubong ng bahay ng matanda. Nakita niyang may sumuot na dila roon. Tapos, merong ulo. Takot na takot siya sa mga nakita niya. Tinangka niyang lumabas ng kwarto pero hindi siya makalabas. Naisip tuloy ni Henner na mukhang siya ay ipinain sa mga aswang na pagala-gala sa lugar. Hindi naman siya inanonon, basta tinakot lang siya. Kaya't pagsapit ng umaga, naabutan na lang ng matanda si Henner sa gilid ng kwarto na halos wala pang tulog. O Henner, umalis ka na. Sige na. Lola, hindi po ako nakatulog eh. Bakit? Hindi niyo ba narinig yung sigaw ko kagabi? Eh wala naman kasing tao rito kagabi. Umalis kami ng apo ko. Hindi naman kasi namin tinutulugan ang bahay na ito. Kung tutusin, ito lang ay tindahan, hindi tulugan. Kaya naman pala eh. Wala man lang nakarinig sa akin. Bakit? Ano bang nangyari sa iyo? Eh muntik na ako lapain ng aswang eh. Aswang? Kaya nga umalis ka na Henner. Ngayon din. Oo. Alis ako. Di na ako babalik sa lintek na bahay na ito. Aba, wala kang utang na loob. Minumura mo pa kami. Di naman humura yun eh. Mura yun para sa aming mga matatanda. Umalis ka na ritong bata ka. Wala kang utang na loob. Pinagtulakan si Henner papalabas. Bago siya noon makalabas, sinigaw pa ng matanda na mahirap daw pagkatiwalaan ang taong may pangalan na Henner. Habang naglalakad itong si Henner papaakyat, napansin niyang may mga kabinataang nakatambay sa gilid tapos nakahubad. Makikiraan mga kuya. Bati pa niya rito dahil medyo makitid na yung daan at nakaharang ang mga kalalakihan. Saan ka pupunta? Dito lang ho. Anong dito lang ho? Ha? Ano pangalan mo? Dayo ka rito, no? Eh, hindi ho. Ay, may kamag-anak ko ako dyan, yung may tindahan. Anong pangalan? Si... Sinungaling ka, no? Anong ang pangalan na? Bakit di mo masabi? Dayo ka rito, no? Ano pangalan mo? Henner. Henner! Mga pare, naalala nyo ba nung nakaraang buwan, si Henner pinalayas ko rito sa barangay natin? Pero bago ko siya palayasin, binugbog ko muna siya dahil yung kapangalan mo ay mahilig magchismis ng mali. Eh, ano namang kinalaman ko ron? Anong kinalaman? Baka nga ikaw yun eh. Nag-transform ka lang ano? Siguro kagabi daga kang malaki, no? Nagalit ang mga kalalakihan na yun kay Henner. Nang dahil dito, binugbog siya ng mga ito. Kawawa na ang inabot ng katawan ng binatang si Henner. Hanggang sa isang araw na isipan niyang, eh kung balikan niya kaya ang mga taong bumugbog sa kanya. Kaya lang paano niya gagawin yun? Ang hindi alam ng binata na siya pala ay isang anak ng aswang. At inampon lang siya ng mag-asawang Banji at Ismael. Nadiskubre niya ang kanyang sarili nang makakita siya ng asong tumatakbo na nakalabas ang bituka. Laway na laway si Henner nung mga oras na yon at madali niyang tinugis yung aso. Nabusog siya nung mga oras na yon dahil nakain niya ang buong laman ng aso. Ni Maski yung kagat ng aso ay hindi tumalab sa kanya. Nasisira na ang ulo ni Henner at marami nang pumapasok sa kanyang isipan. Ano kaya't kung pagkakainin niya rin ang mga laman loob ng mga taong bumugbog sa kanya? Ako si Henner. Hinahamak niyo ang pangalan na Henner, pues gagantihan ko kayo. Hahaha.
Nagpaabot siya ng dilim sa liblib na baryo hanggang sa winarak-warak niya ang kanyang damit. Nagkataon pa nung mga oras na yon, lumalabas na ang bilog na buwan. Nang masikatan siya ng buwan, dito ay unti-unting nagbago si Hener. Gumaganon si Hener, kasabay pa nun yung pagdahak na animoy naglalabas ng kung anong laway. Matapos niyang nagbago ng anyo, nakita niyang yung mga binatang bumugbog sa kanya kanina ay mga naglalakada. Tinangka niyang salakayin ang mga ito, pero natigilan siya sa tangka niya dahil may mga hawak na itak ang mga lalaki. Alam naming merong aswang dito. Alam namin na yung binugbog namin kanina ay aswang. Kung matapang ka talaga, Hiner, lumabas ka. Pasalamat kang at hindi ka namin pinatay. Uwi ka ng isang lalaking bumugbog sa kanya. Kahit na galit na siya, pinipigilan niya ang kanyang sarili. Kahit masabihin siya ay aswang na ng gabing yon, hindi niya pa rin nadidiskubre kung paano ba siya makikipaglaban dahil ang pakawarin niya ay mabigat na mabigat ang kanyang baraso. Wala naman palang kwenta yung Hener na yun. Siya ang nanggugulo dito sa akin, dito sa ating lahat. Pakawari ko lang yan, mga kasama, pero malakas ang pakiramdam ko eh. Yung dayo na yon ang nanggugulo dito sa atin. Nang umalis na ang mga kabinataan, naisipan niyang balikan yung tindahan ng matanda. Uwi ka ni Hiner habang ito'y nanggagapang sa bubong, hanggang sa nagulat na lang siya. Maya-maya pa'y meron na pala siyang katabi roon. Nilundagan siya noon nang hindi niya nararamdaman. Sino ka? Ako ang nauna rito. Uwi ka ni Hiner. Nagulat siya dahil ang pagpapakilala ng halos kaparehas niya ang itsura ay kanya palang ama. Maya-maya pa, nagbalik na siya sa dating anyo dahil naluluhan noon si Hener. At saka, sa unang pagkakataon, ngayon niya palang nakita ng harap-harapan ang kanyang ama. Anak ko, sumama ka na sa amin. Patawarin mo ako, anak, dahil ngayon lang tayo nagkita. Matagal na kitang binalikan sa gubat kung saan kita iniwan dahil tinutugis kami ni Nole. Mas pinili ko yun upang ikaw ay makaligtas. Halika na, anak, sumama ka na sa akin. Tay, kayo ho ba yung nagtangkang pumasok sa kubo na ito kagabi? Oh, dahil alam kong andyan ka, anak. Hindi lang tayo nagkaintindihan, ha? Salamat naman, ha? At nadiskubre mo na ikaw ay anak pala ng aswang. Halika na, anak, sumama ka na sa amin. Isinama si Hener ng kanyang aswang na tatay. Yung bahay pala nila ay napakalayo. Kung tutuusin, hindi ito mararating ng mga normal na tao. Nakilala niya ang kanyang nanay. Tapos wala siyang kapatid. Medyo nasuka pa nga siya ng dahil sa baho ng amoy sa loob. Tamang kumakain din siya ng mga ganon, pero hindi yung ganong inuud na. Tay, meron akong plano. Gusto ko sanang balikan yung mga taong nang alipusta sa akin. Magmula ron sa mga taong umampon sa akin hanggang doon sa taong... sino na nga yun? Yung nagtitinda ng sorbetes sa madaling araw? Pandesal ang tinitinda nun, anak, hindi sorbetes. Ganun ba, tay? Basta, gusto ko silang balikan. Sumang-ayon naman noon ang mga magulang ni Hener
dahil nga nalaman nilang kawawa ang inabot ng batang yun. Una niyang binalikan yung bahay ng matandang nagpatuloy sa kanya. Nagkataon naman nung mga oras na yon, papasarado pa lang ang kanyang tindahan dahil papagabi na. Pabili po! Sino ka? Anong sino ako? Nakalimutan mo na ba ako? Ako si Hener. Sinasabi ko na nga ba? Aswang ka! Mahirap talagang pagkatiwalaan ang taong may pangalan na Hener. Akmang sasalakayin na noon ni Hener ang matandang walang kalaban-laban nang bigla siyang sabuyan ng asin ng apo ng matandang yon. Bigla na lang siyang napaso kaya't bigla siyang nagtatalon sa mga puno. Nagkandasugat-sugat ang katawan ni Hener. Kung hindi niya ito napigilan, tiyak na kakalat at lalawak pa ang kanyang sugat. Kaya niya naman ito napigilan dahil tumalbog siya sa sapa. Nang dahil doon, yung mga asin na nakakapit sa kanya ay mga nalusaw na lang din. May araw ka rin tanda. Uwi ka ni Hener. Isang gabi, bumalik na naman si Hener sa lugar. Pero wala na roon ang matanda dahil sarado na yung tindahan. Alam noon ni Hener ang amoy ng matandang yun. Sinundan niya yung kabilang iskinita at dito'y nakumpirma niya na naroroon pala nakatira ang matanda. Sumilip siya sa isang maliit na butas kung saan kayang maabot ng kanyang mga mata yung mga tao sa loob. Nandito ka pala. Huwag na huwag kang sisilip sa pinto. Pupugutin ko yung ulo mo, tanda! Inabot na lang ng mag-uumaga si Hener pero hindi niya napagtagumpayan ang maitim niyang plano dahil ang matandang yon ay hindi lumabas ng bahay. Heh! Nakakainis! Uwi ka pa niya at umalis na siya sa lugar at hindi siya umuwi sa kanyang mga magulang. Binalikan ni Hener yung barangay kung saan ba siya ginulupi ng mga tao. Kaya lang, hindi siya pwedeng umatake ron dahil yung mga tanod ay merong mga sariling baril. Malas naman! Malas! Uwi ka niya kaya't naisipan niyang magpunta sa gulayan kung saan may bumugbog din sa kanya. Inabutan niya ang dalawang magkumpare na nagiinom. Naisip niyang kapag nakatulog na yung isa saka siya aatake. Tamang-tama naman din kasi ang pagkakataon dahil lasing na ang magkumpare. Alam mo nga pare, naalala ko yung batang binugbog natin dito. Isipin mo ah, pinagtatakpan pa yung sarili niya na hindi raw siya yung mga nanghohold up dito. Huwag magpapakita sa akin yung batang yung pare. Pag nakita ko pa siya rito, babaong ko siya ng buhay katulad ng mga taong magnanakaw. Pare, marami na tayong binaon dito, alam mo yan ha, diba? Relax ka lang pare, huwag mong daanin sa init ng ulo. Di pare, galit ako sa taong may pangalan na Hener. Galit ako. Nang marinig niya yung sinasabi ng lalaking lasing, nakita rin niyang merong nakabantay na itak sa kanyang tagiliran. Naisip niyang kunin yon kapag tulog na ito. At nang makatulog nga yung lalaki, unti-unti siyang nanggapang. Kaya lang, hindi niya nagawa ang maitim niyang balak sa lalaki dahil bigla na lang siyang sinabuyan ng asin ng isang lalaking nakasilip pala sa bintana. Nang dahil sa nasabuyan siya ng asin, madali siyang nagtatakbo. Yung inaakala niyang tulog na lalaki ay biglang bumangon. Kinuha ang itak noon tapos tinugis si Hener. Huwag ka nang babalik dito, binata. Alam mo siguro hindi ka namin naamoy. Nagkunwari lang kami ng kumpare ko para malaman namin kung sino ka ba talaga. Uwi ka ng lalaki habang may bitbit na itak.
Tumalon na naman siya sa ilog upang malinisan ng kanyang katawan. Ang malas ko naman. Ba't ganon? Malas ba talaga ang pangalan na Hiner? O baka naman nakadikit na sa katawan ko yung ganong klase ng pag-uugali? Naisip niyang balikan tapos abangan yung tagapagtinda ng pandesal sa madaling araw. May araw ka rin sa akin, Manong Potpot. Potpot ang tawag niya ron dahil nga meron itong dalang potpot. Hindi niya kasi alam ang pangalan ng nagtitinda ng pandesal. Ito na ang oras. Narinig na noon ni Hiner na paparating na ang tagapagtinda. Patay ka sa akin ngayon. Maya-maya pa, nariyan na yung mamang nagtitinda ng pandesal. Mga nasa 5 hakbang na lang nang huminto ang tagapagtinda, tinanggal nito ang kanyang sombrero at dito nakita ni Hiner na nagbabago ang anyo ng lalaking tagapagtinda. Teka, anong ibig sabihin nito? Aswang ka din? Wika ni Hiner, pero nagulat siya sa mga sinagot noon. Hindi ako aswang, isa akong antingero. Antingero? Ano yun? Wala nang salisalita, kinuha na naman ng lalaking yon ang kanyang matalas na kutsilyo at pinag-uundayan si Hiner. Habang inuundayan siya ng lalaking tagapagtinda, sinasabi pa noon na kahit pangit ang mukha mo Hiner, kahit nasungad pa yung mukha mo ay hindi ka nakakatakot. Tinamaan siya noon sa tagiliran. Tapos binitawan siya ng lalaking tagapagtinda. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na, Hiner. Wika nito. Dali-daling tumakas si Hiner at bumalik siya sa lugar kung saan ba siya napulot ng kanyang ama-amahan at ina-inahan na mag-asawang Banji at Ismael. Meron siyang malaking tama noon sa tagiliran. Nang makita siya ng kanyang kaibigan na hindi tumulong sa kanya, ang wika nito. O Hiner, bakit hawak-hawak mo'y tagliran mo? Anong meron dyan ah? Wala. Anong wala? Patingin niya. Pinipilit ng kanyang kaibigan na tignan yung kanyang tagiliran, nakita niyang meron itong malaking sugat. At nakita rin noon na unti na lang ay lalabas na ang bituka ni Hiner. Alam mo pare, naniniwala ako na yung sumaksak sa'yo, yung taong sinisiraan mo, di ka kasi marunong makinig. Pare, pwede bang pakilapatan na lang ng lunas tong sugat ko? Hindi! Ba't ko lalapatan ng lunas? Papatawa ka ba? Hindi sa lahat ng bagay magkakampi tayo. Hiner, umalis ka na rito. Tandaan mo mag-eleksyon na. Tatakbo ang tatay ko sa isang posisyon. Lumayas ka na. Baka ratrating kami, madami ka pa. Tila ba napahiya na naman si Hiner nung mga oras na yon at naisipan niyang balikan si Banji at Ismael. Tay! Nay! Oy! Anong ginagawa rito ng magaling kong ampon? Ah? Ampon ka! Leche kang bata ka! Umalis ka nga sa harapan ko! Bakit? Anong ginagawa mo rito? Nay, tay, masakit ho'y tagliran ko. Bakit? Napaway ka no? Yan ang napapala ng taong chismoso. Hindi ho. Anong hindi? Nasabit lang ho ako sa vibe wire. Vibe wire? Hindi ganyang kalaki ang sugat na dulot ng vibe wire. Pati ba naman kami lolokohin mo pang bata ka? Ha? Kapal din naman ang mukha mo, Hiner. Nakakuha mo pang bumalik dito. Umalis ka na nga. Hindi tinanggap ng mag-asawa si Hiner nang dahil doon nagtanim siya ng sama ng galit. Kaya't naisip niyang kapag gumaling ang kanyang sugat, babalikan niya ang mag-asawang yon.
Umuwi si Hiner sa tunay niyang mga magulang na aswang. Dito ay ginamot siya. Makalipas ang isang linggo, tinang kanyang patayin ang mga umampon sa kanya. Bakit ganon? Anong meron sa bahay na to? Para ako natatakot na iwan na. Maya-maya pa, nadinig ni Hiner na yung kanyang inainahan ay sumisigaw. Yung sigaw na nagbabago ang boses sa loob. Napasilip siya noon sa bintana at dito niya nakita yung lalaking nakasuot ng puti ng sando. Tapos hawak-hawak yung isang daliri ng kanyang inainahan. Sino yung taong yun? Sino kaya yun? Wika pa niya. O ano? Hindi mo ba tatanggalin yung nilagay mo rito sa tao? Ha? Hindi! Uy! May dumating akong kakampi! Kakampi? Bakit? Akala mo ba'y hindi ko nararamdaman yung sinasabi mo? Mamaya siya sa akin. Kanole, gagaling pa ba ang asawa ko? Sino ba talagang sumasalbahe sa kanya? At bakit ba ayaw kami tigilan ng mga taong yon? Ganito yan, Ismael. Maraming naiinggit sa inyo dahil sa ganda na rin ng inyong pamumuhay. Alam mo bang walang gamot sa inggit? Yung inggit na yan ay maraming kayang gawin. Kayang pumatay ng tao ng inggit. Tsaka isa pa, yung mga taong naiinggit, kamatayan lang ang sagot sa mga yan. Ganun ba? Eh sino namang... Teka, Hiner! Hiner! Mamaya, huwag kang lalabas, Ismael. Hindi siya normal na tao ngayon. Anong ibig mong sabihin ka na uli? Si Hiner ay isang aswang. Ha? Aswang? Oh, pero imposible yun. Magtiwala ka sa akin. Dito ka lang. At ikaw naman nakasapi. Tutalain mong makipag-usap sa akin ng maayos. Papatayin na kita. Ginilitan ni Kanole ang nakasapi. Noong gabing yon, nang dahil dito, bigla yung namatay. Lumabas si Kanole ng bahay nila Ismael. Hiner pala pangalan mo. Halika rito, iho. Mag-usap tayo. Alam kong isa kang aswang. Bago ka man dumapo rito sa lugar na ito, nararamdaman na kita. Halika. Hindi ko sigurado eh kung si Hiner ba yung nakita ko. Kahit sino pa ang taong yun, Ismael. Aswang siya. Hiner ka mo eh, di Hiner ang tatawag ko sa kanya. Hiner, halika rito. Lumabas ka rito. Iniisip noon ni Hiner, dapat ba siyang magpakita sa albularyong sinole? Kaya lang, napilitan siyang lumabas dahil sa pinagtataguan niyang puno ay merong nagtulak sa kanya. Pagtingin niya sa lugar kung saan siya tinulak, nakita niyang merong isang malaking mama na kapre. O ayun naman pala eh. Mabait naman pala si Hiner. Hoy Hiner, ano bang ginagawa mo dyan? Ha, ampon? Ampon? Hanggang ngayon ba ampon pa rin ang tawag niyo sa akin? Alam niyo bang masakit na ang loob ko? Bakit naman? Wala kang karapatan na sumakit ang loob ang katulad mo. Masakit ba? Nasabihing ampon ka? Eh totoo naman ah. Anak ka pala ng aswang. Pero, manong albularyo, normal naman yung itsura ni Hiner. Pwes ipapakita ko sa iyo ang pagiging aswang niya. Merong ginawa si Kanole. Sa pamamagitan ng orasyon, bigla na lamang napasigaw si Hiner. Maya-maya pa, kumulubot na ang mukha nun tapos tinutubuan ng balahibo. Nang dahil dito, nakumpirma ni Ismael na ang kanyang ampon ay anak pala ng aswang. Sa sobrang galit noon ni Ismael, kumuha siya ng itak at pagtatatagain niya sana noon si Hiner, pero pinigil siya ni Kanole. Wag. Wag. Anong wag? Aswang yan eh. Baka yan pa ang sumasalbahe sa asawa ko. Wala kang utang na loob, Hiner. Inalagaan kita rito. Kami ng asawa ko ng mahabang panahon. Tapos ganyan ang igagante mo sa amin?
Aswang ka pala. Kaya ka siguro nagtungo rito para gantihan kami, no? Oo. Totoo. Kaya ako bumalik dito para patayin kayong dalawa ni Banji. Okay, tama na, Manong Albularyo. Ganun talaga ugali ng batang to eh. Palibhasa ikaw nga, Sener. Wala kang utang na loob. Pinakitahan ka man ng magandang ugali ng tao, ang ibabalik mo, yung kasamaan ng ugali mo. Hindi ka dapat na binubuhay sa mundo, Sener. Manong Albularyo, tapusin mo na yan ah. Kung inaakala mong kayang-kaya ako ng Albularyo, pues nagkakamali ka. At bakit naman, Hiner, ha? Dahil ba aswang ka na? Ikaw ang chismosong aswang. Yan ang ikamamatay mo, tandaan mo yan ha. Nagalit noon si Hiner at akmang susugurin niya si Ismael nang bigla siyang harangin ni Kanole at sinakal. Bitawan mo ko, Mamang Albularyo. Hiner, naawa pa nga ako sa iyo eh. Kaya lang, yung awa ko unti-unting nawawala. Pinagbibigyan pa nga kita ng pagkakataon na mabuhay. Kaya lang, sa harapan ko pa mismo, gusto mong kitili ng buhay ng mga taong umampon sa'yo? Eh napakawala mo namang silbing tao. Maayos na pamumuhay, maayos na pakikitungo ang ipinakita nila sa'yo. Tapos tatraydurin mo? Anak ka nga ng aswang, Hiner. Sige, Ismael, ikaw nang bahala. Kung gusto mo siyang tapusin, bahala ka na ron. Gagawin na sana ni Ismael ang kanyang plano nang biglang dumating ang tatay ni Hiner. Oh, ikaw pala. Mamang Albularyo, kilala ko ang taon to. At anong ginagawa mo rito ha? Lagot kayo! Nariyan na ang tatay ko! Bitawan mo ang aking anak, Albularyo. At bakit ko naman bibitawan, aswang? Siguro naman kanina mo pa naririnig yung mga usapan namin dito na yung anak mong si Hiner ay traidor. Walang silbing binata. Kaya't nararapat lang na wakasan na kita, Hiner. Yung tatay ni Hiner ang sumugod kay Ismael. Hindi naman ito basta nagpasindak dahil meron siyang hawak na itak. Nang sumugod yung tatay ni Hiner, kasabay noon ang pagwasiwas ng itak ni Ismael. O ano? Kala mo siguro matatakot mo ako porque aswang ka? Magsama kayo ng anak mong si Hiner na walang kwenta. Yung anak may walang utang na loob. Traidor! Wika ni Ismael. Ang ginawa naman noon ni Kanole, tinali niya noon si Hiner sa puno. Di ka na makakawala dyan. Mag-uusap tayo mamaya, dyan ka lang. Inaasahan ni Kanole na hindi basta makakatakas doon si Hiner dahil merong nagbabantay sa kanya. Binalingan ni Kanole yung tatay ni Hiner. Galit na galit yon sa kanya nung mga oras na yon. Pero hindi niya pinatagal ang away dahil nang dakmain ni Kanole sa leeg ang tatay ni Hiner. Dali-dali niya itong hinagis papaytaas, kasabay noon ang pagpapahabol ng orasyon para bumagsak. Bakit mo pinakawalan ah? Ha? Pinakawalan? Huwag kang mag-alala. Mahinang klase lang yung mga aswang na yun. Yung iniwan ko sa kanya, nasakit, ikamamatay niya. Anong ibig mong sabihin? Di ba nga hinagis ko siya kaya nakalipad? Siyempre, pinabulan ko ng orasyon. Yung orasyon ko na yon ay kayang pumatay ng mga mahihinang nilalang na aswang. Maniwala ka o hindi sa akin, Ismael. Parang kutsilyong tatama yon sa dibdib niya, yung pinakawalan kong orasyon. Nang dahil doon, mamamatay na siya. Maraming salamat sa iyo, Manong Albularyo. O Hiner, halika mag-usap tayo. Kwento mo nga sa akin, bakit ka ba naging ganyan? Dito ay naikwento ni Hiner kay Kanole ang lahat ng pinagmulan ng kanyang galit. Oh, ganun ah. Okay, sige. Malis ka na rito. Wala kang silbi. Pinalayas lang ni Kanole si Hiner at pinabaya ang mabuhay
Pero ayon kay Kanole, huwag siyang gagawa ng kalokohan dahil babalikan siya nito, anumang oras. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Ang aral sa kwento na ito, huwag kang basta magiging mabait sa tao dahil karamihan sila ang tatraidor sa iyo. Ganyan ang ugali ng mga kaibigan na nakakasama mo. Kasama mo sa lahat ng bagay. Tapos sila rin pala ang maglalaglag sa iyo. Humanda ka, Hiner. Good luck! Salamat! At syempre mag-iingat kayo sa gumagalang fake account. Scammer ho yan. Manoloko bastos na tao. Bilang na ang araw niyan, naipile ko na po sa DOJ. At tunay na pangalan ang nakalagay doon. Kaya hindi kami maaaring magkamali sa pagpapile ng aking attorney. Humanda ka. Good luck sa'yo.